Ano nga ba itong estate tax na paulit-ulit sinasabi ng Manila Mayor Isko Moreno at nakahanap pa siya ng backup sa COMELEC debate mula sa halos lahat ng kandidato? Google nyo, GR 120-880-1997 ng ibaba ng Korte Suprema ang desisyon na nagsasabing 23 billion pesos ang estate tax na kailangang bayaran ng mga Marcos. Ang ibig sabihin nito, buwis sa kanilang mga ari-arian. At dahil 25 years ago pa ang 1997, ang sabi ng mga abogadong nagpetisyon para kanselahin ang COC ni Marcos Jr., umabot na daw sa 203 billion pesos kung isasama mo ang surcharge, interest at multa. Unang tanong doon, nagbayad na ba sila kahit ni isang kusing sa 23 billion pesos? Hindi natin alam kasi hindi sila sumasagot. Ma'am, have you paid does the Marcos family paid any of the 23 billion in estate deficiency taxes that the Supreme Court ordered? Yes, I think we are talking about elections. Eh teka, bakit mo naman pagbabayarin ng buwis ang mga Marcos para sa isang ari-arian na para sa gobyerno ay dapat gobyerno ang nagmamay-ari? Hiningan natin ng paliwanag ang dalubhasa sa batas si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Hihingan din sana natin ng paliwanag ang Marcos Camp pero hindi rin naman sila nagpapa-interview. Sabi ni Justice Carpio, kahit daw galing ito sa nakaw na yaman, taxable pa rin. Parang pag kumita ka sa isang krimen tulad ng stock manipulation, kahit pa illegal income ito, taxable income pa rin. Umamin ang BIR at PCGG na noong 2003 nagkaroon sila ng verbal agreement na uunahin muna nilang singilin ang buwis doon sa mga ari-ariang wala nang question. Ang estate tax, sa estate mo sisingilin, hindi sa tao. Section 91 ng tax code, ang estate tax ay dapat bayaran ng executor, administrator, tagapagmana o heir. By the way, si Bongbong Marcos at si Imelda Marcos ang court-approved executor ng estate. Inilaban pa nga nila ito hanggang Korte Suprema sa GR number 130371. Ito ang paboritong case ng Marcos Camp sa tuwing ipagtatanggol nila na ang failure to file ITR ni Marcos noong gobernador siya ay hindi crime of moral turpitude. Ang BIR ay merong 5 years na right to collect. Ibig sabihin, kada 5 taon ay kailangan mong magpadala ng demand. Ang huling demand na pinadala ng BIR, December 2, 2021. Kaya ang warning ni Yorme, kapag nanalo si Bongbong Marcos bilang Pangulo, pwede na lang niyang utusan ng BIR na sasailalim sa executive government niya na huwag na lang magpadala ng demand letter sa 5 years para lapse na o burado ang 23 billion na pwedeng umabot sa 203 billion pesos na utang sa buwis. Yun po yung pinapasok ninyo. Yun yung pipiliin ninyo. Pero sir, ano po? Kaya kailangan talaga bantayan natin maigi ang eleksyon na ito. At hindi po ito fake news, ha? Actually, tinanong ko rin si Attorney Vic Rodriguez, paano kung nanalo si Marcos bilang Pangulo? Iuurong ba ng BIR, ng PCGG, or pwede rin ng OSG ang utang na itong buwis? We have a campaign to run and we have an election to win. First things first. Mangyayari kapag nanalo na sila ng eleksyon? Yun ang kailangang pag-isipan ng mga botante bago May 9.